Hello, good morning. So today is May 30. So may gagawin po tayo ngayon from Murong Bataan. So gusto ng ating customer, ano daw, i-video daw natin yung re-repair na ano niya, yung GPU niya. So GPU ito guys, ang address natin ay ano, Malbaray Street ba, Binaritan, Murong Bataan. So, hindi ko alam kung Bataan City yun. I don't know. So, buksan natin siya. Ito ay video card. So, nakalagay kasi ay video card sa labas. Video card. Alin natin yung ano para hindi natin sirain. Para magamit pa. Para pag-sinip natin sa JNT pabalik. Meron pa siyang bubble wrap. Ba't tumatawag? Eh, punit. Napunit. Ayan. Video card. Ang nakalagay dito, his, pero ang dumating ay palit. So, malinis siya, guys. Bago pa. Pero ang nakalagay dito sa kanyang plastic ay video card. His 50. Ano ba ito? B card. HS 50 ba yan? So, ano pala siya? Palit siya, guys. So, marami na tayong video nito. Ng video card na ganito. Na palit. So, story na lang natin. So, yan ang pinabibidyohan sa atin kasi galing siya kasi ng Bataan, sa medyo malayo sa atin, from Bataan to Antipolo City. Ayan. So, medyo malayo siya sa ating lugar. So, gusto ng customer natin na videohan, kaya kailangan nang i-video. Palit. TX1050. For JV. TI. Ayan, so hindi pa siya nabubuksan. Wala tayong idea kung nasira. So, first, testingin natin yung kanyang pins
Kung may short din o wala. Sa diet mode. So, hindi naman siya shorted. 12 volts. 3 volts. Okay, not shorted. So, testing natin. Siya nga pala guys. Hindi ko napansin. Yan yung problem sa JNT. Nakakakopi. Ayun o. Pingkong yung ano. Si Onat na lang natin. So, ganun talaga pag JNT, hindi siya safe. So, copy. Copy siya. Delikado sa JNT. May history kasi ang JNT na ano, tinatapon eh. Ayan, kaya... Pero yan, ang pinakamura kasi yung shipping. Shipping nito ay nasa ano lang. Ah, LBC pala ito guys. Akala ko JNT, ilalagyan. LBC pala. Yung mga pouches kasi, naka-pouches kasi siya. Delikado. Kaya ganun talaga. Ayan, so test natin siya. Power on. So, tingnan natin kung may display. So ayan, umilaw naman yung keyboard. Ilaw yung numlock. Hindi naman siya nakahang. Pero wala siyang display. Subukan natin i-tester yung ano. Kanyang VRAM. Kung may supply. So, ground. Then, ito yung VRAM yung sa likod. So, may supply naman siya. Start natin yung kanya. Bakit walang display? Turan lang natin, guys. So, namatay na siya. Check ko lang kung may resulta ang VRAM tester. Check natin siya dito. So, hindi ito. Dati ito eh. So, wala siyang lumabas na result. So, ibig sabihin hindi nag-run yung kanyang memory tester. Kasi ito ay sa unang tester natin. Hindi ito. Kasi apat lang na bank ito eh. Ito lang dapat ang lalabas. Yan, kasi tatlong bank to eh. May ano to, sa 6 gig. So, ibig sabihin, hindi nag-run yung ating memory tester. Wala siyang na-detect na error sa VRAM. Okay? So, either ang problem niya ay gates. End gates. Okay. Check natin. So, alamin natin yung problema. Inspect natin sa microscope yung likod. Oh, yun. So, AC. So, I think may problem tayo sa mga data lines. So, may nakita kasi ako mga corrosion.
So, ang papansin natin, ayan, may corrosion siya dito, tapos ito meron. Ayan, oh. So, possible. May dito yung may problema sa data lines. Okay, so, ang anuhin natin ngayon. So, buzzer sound. Ayan, so, start. Sa dulo. Kung buhay, ang mga to. Okay, buhay. Okay, sa kabila. Okay, buhay. Tingnan natin kung may problema. Yun. So, hindi ka marito ang isa. So, ito. So, may problema. Okay, marking na natin. So, may R. So, ito may problema ang isa. Kasi dapat tutunog yan. Isabi, hindi siya connected. So, maglilinya tayo dyan. Yan yung patay. Theta lines. Ito pa. So, yan o. No? May corrosion. Putol yan na. Lagi na paputol yan dyan eh. Kasi ito isa meron. Dito. So, ito pa. Okay, yung kabila. Patay. Okay, patay din. Ayan. So, may problema. So, tatlo na. Wala din. Okay, meron. Sa kabila. Puro patay. Dami. So, lagi na lang. Patay. Dami. Ito pa oh. Ano ang problema nito? Sana mapagana. So, ito ay kinalawang. Patay na. Tayo dyan. So, rami. Itong isa. Tapos na oh. Ayan lang. Itong isa na to. Matik. Wala. So, ito ay punta doon. Punta ng ilalim na CPU pa naman. So, matik ito. Wala na. Putol na. Ito. Punta dito. Okay. Connected. Bago pa siya oh. Buong-buo pa. So, ang naging problem lang niya ay mga data lines. Tingnan natin yung kabila. Kasi ito yung medyo masaklap dito. Pag wala rin dito. Mukha namang malinis.
Okay. So, ang marami tayong asikasuhin. So, ilan ito? Dami. So, ito guys, kailangan natin siyang linyahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh no. Napakarami. 13 piraso. So, tagal-tagal na ano to, gawaan. So, data lines. Ang issue natin. Tagal nito. So, maliliit ito kasi tapos mahirap siyang magano. Tingnan natin to kung buhay pa to. Okay, malaki siya. Buhay pa. Ayan guys, so wala tayong kailangan ibang gawin. Hindi natin kailangan buksan. So may sili pa yan. Nakasilyado pa. So hindi ko pwede i-open guys. So, ang gagawin ko dito is lalagyan natin ang linya. So, medyo matagal-tagal lang yung paglilinya. Mahabang oras yung gagamitin natin. So, hindi ko na siya i-show. Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung nailagay ko na yung mga pins. Kasi medyo matagal paglalagay nun. So, pakita ko na lang sa inyo mamaya na yun yung ating mga lalagyan. Pakita ko yun sa inyo mamaya bago natin siya lagyan ng solder mask. So, yun lang ang nakikita kong issue kaya wala siyang display. Okay, show ko sa inyo later. Medyo marami-rami yan. Kaya, matagal yan. Hindi nakapaggawa na tayo niyan. Hindi ko lang alam kung na-videohan natin. Data lines din yung problem. So, wala akong idea. Hindi ko tanda. So, marami na kasi tayong na-videohan na nag-issue din sa ganito. May mga ginawa rin kasi ako na hindi siya nag-success. Bali, nag-success naman siya yung ano din, ganito rin ang issue. No display din. Walang display. Ang ginawa ko rin, naglinya. Dami akong naglinya din sa mga paa. Yan, yung mga pins na dito, data lines. Tapos, pati yung kabila, nagline din ako. So, ang ano niya, nagka-display siya, pero black. Black yung screen. Ayan, kahit na ano. Pero, I think, connected naman na siya lahat dito sa mga ano na to capacitor. So may kaya lang mayroon pa kasi dito may papuntang chip na diretso kagaya nitong nasa ilalim. Wala siyang dinaan ng capacitor ito. Yung dito nagawan ko rin naman, I think good naman yung mga ano. Pero black screen siya eh. Yun yung problem niya. So either may problem din niya sa GPU niya sa ilalim. Ganto rin siya. Ang linis din ng kanyang GPU. Sobrang linis. Yun yung ano, bakit kaya siya biglang naputol? Either siguro nagmo-moist yung kanyang computer. Kaya ganun. Yung kalimitan niya napuputol yung mga pins na ganun. Siguro nasa 10 na yung mga na-repair ko na ganun. Either success or not success. Na yung issue yung sa yung pinakang gano'n lang, sobra kasing linggit ng connection. Yun yung kinakain lagi ng kalawang, yung between sa pin at sa pintura. Okay, so we have 19 minutes na running in this video. So, i-show ko na lang sa inyo mamaya yung nailagay ko na yung ano, kasi matagal yon. Baka mga 30 minutes yon or 30 minutes to 1 hour. Okay, medyo matagal yon, medyo mas sensitive yung paglalagay. Hindi ako nag-ano, masyado nag-i-edit sa video editing. Okay? Kayang-kaya nyo naman yon. Kaya nakpakita ko na sa inyo paano i-tester na simple issue na ganun. Bakit agad natin? Dahil tayo pumunta. Kagaya nun. Kita natin walang display. Tapos, wala siyang display. Tinesting natin na may ilaw yung numlock. So, bakit agad dito tayo nagpunta? Bakit ko agad siya tinester? Tinester ko yung VRAM. May voltages siya. Bakit dito agad ako pumunta? Yun ang question natin. Bakit? Una-una, so imagine,
Yung GPU chip, ang linis. Diba? Pansin nyo, bago pa siya. Napakalinis. Yung thinking, not thinking ko bilang isang technician, siyempre, hindi siya basta nilinis. Kung sasabihin kasi siyang nilinis ng ibang tao, pero mapansin nyo, yung kanyang sticker, hindi siya nagalaw. Ni Kikos nang nabasa, ito, nabubura to eh. Ayan. Nabubura yan. Sticker na ito pag nilagyan mo yun ng liquid. Mapapade yung kanyang mga ano. So, yan. So, siyempre, yung thinking ko, Matic, dito na agad napunta yung thinking ko. Either may putol yan. Data lines. Kasi umiilaw yung keyboard. Display tayo. Bakit hindi tayo pumunta dito sa display port? Yan yung tanong. Siyempre, napakadami yung tatlo yung display port na yan. Hindi yan basta-basta mag-ano dito. Pa-problem. Dito muna. Sabi nga doon sa basic steps. Is mag-start ka muna sa basic steps ng test ka muna ng voltages. Kagaya nyan. Yung VRAM natin, pag buhay yan, yung VRAM, matik buhay yung ating, ano, yung ating mga paces dito. Buhay yan, 1 volts buhay yan. Pag nag-on yung ating 1.5 volts. Yan yun eh. Yan yung first step. Siyempre, physical inspection. Physical inspection na tayo. Siyempre, linis. Tapos, nakita natin bago pa. Wala pang damage sticker. So, hindi pa naman siya nagalaw. Siyempre, dito, yung piece of experience na ginamit natin, tinester natin dito. Okay? Ganun lang yung pag-testing ng GPU. So, basic muna tayo. Huwag niya natin i-bypass yung basic na buksan natin, tapos punta ka tayo sa loob, test ng VRAM. So, natapos na test. Ayun pala, na-test na natin din yung VRAM eh. Kasi, no, display kanina, nag-run ako ng tester. So, wala naman tayo nakita ang sabing error sa VRAM. Ibig sabihin, hindi binabasa yung VRAM. Okay, nababypass kasi siya, hindi nag-read. Okay, so punta tayo dyan. So, ngayon, makakita natin yung pins not connected dito sa dulo ng mga capacitor. Okay? So, yun lang. Kunting explanation, kunting kaalaman. Sabi nga, basic lang, pero step procedure is susundin natin yung rules. O kaya, yung step procedure. Ayan. Okay? Show ko sa inyo later kung anong nangyari. Okay? Continue lang tayo dun sa repair natin. Ayan guys. So, tapos ko na siyang pagtsagaang i-connect yung kanya mga paa. So, almost 1 hour mahigit yung ating ano. Pag talagang matagal kaya nga nasabi ko sa inyo. 1 hour mahigit. So, dun sa unang ano yata natin, video. So, umabot yata ako ng 2 hours sa pagre-repair lang ng pins. Ayan. So, nakikabit ko na siya, guys. So, talagang mano-mano. Mapansin nyo yung may makintab na yan na may mga hinang. Ayan. So, yan yung ano. Yung may mga ano. So, lampas 13 pieces, guys. Sobrang dami. Ayan. Ngayon, 1 hour mahigit. So, palagay ng 2 hours yung ating pagtsatsaga so pag hindi gumana. So, napakalungkot na ito, guys. Ayan. So, ipakita ko lang sa inyo. Hindi ko pa siya nilalagyan ng mask. Kasi hindi pa rin naman natin natetesting. Okay. So, ipakita ko sa inyo sa microscope. So, tagal talaga siya, guys. Ayan. Sobra siya kasing maliit. Ito, guys, ay nakataas na yung microscope ko. Naka-pull up na siya. Para makita natin na malaki, medyo malaki sa ano. Ayan. Mapansin nyo guys. So, yan yung mga may damage natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayan guys, 17 pieces guys. Yan yung matindi. Sa likod lang yan guys. So, kung ma-inspection natin siya, dito sa, ayan, malinis naman yung GPU niya eh. Ayan guys. So, mapansin nyo naman, hindi pa naman siya nahugasan. Kasi kung nahugasan, ito magkakaroon to ng medyo yung ilalim ng kanyang, ano, iitim yan eh. Medyo magkakaroon siya ng kaunting, ano. So, ayan guys, mapansin nyo, linis pa nga ng ano niya oh. Ayan. Saka ito, yung marking na yan,
Ito guys, kasi ay pag na-applyan ng liquid, so nagpo ano yan, nagpipade. Yan, so mapansin nyo, malinis pa siya. So except lang talaga dito sa baba guys, kasi talagang siguro yung baka yung board niya, baka nabasa. Ayan, mayroon siyang green, no? Sa ano. So ayan, so I think kung lagyan man natin, i-repair natin. So, magpagana pa natin ito guys ng maayos. Magagamit pa ito ng maayos. So, ngayon, bada ko naman tayo sa pag-testing. So, ingat-ingatan lang muna natin to, kasi wala pa siyang marking. Medyo matanda lang yung pagsalpak. Pag nalagyan natin yun ng mas, matigas na yan. Ayan. So, punta tayo dito sa testing area. Dandahan lang natin siyang ano, para ma-secure. Ayan. So, okay na secure siya. I think. Sa testing natin siya. Sana hindi umusok. Okay. Power on. Okay. Wala namang nausok. So, check natin ang display. Ayan, umilaw siya. Nawala, umilaw. Nawala yung light na red. Ayan. So, mukhang may display. Tingnan natin, baka black screen. Ayan. So, nagkaroon siya guys ng display. Diba? So, tama yung hinala natin. Talagang paalang niya yung may problema. So, kita naman natin eh. Nung na-tester natin siya. Ayan. So, it's working fine na. So, ang kailangan na lang natin is lagyan ng mask. Okay. So, apply na lang tayo ng mask. Apply natin siya ng solder mask. So, ready lang natin ang UV lights para sa pagpapatigas ng UV ng mask. So, UV light. Okay, yung mask natin. Nasaan na nakalagay ang mask natin? So, nawala yata siya. Saan ba siya? Saan ka na napalagay? Ito pala. Ito pala. Ayan. So, apply na tayo ng mask, guys. So, ayan. So, gamit tayo ng microscope para may apply natin siya na maayos. Kailangan kasi hindi masyadong makapal. So, microscope. Okay. So, yan. Kunti-kunting apply lang.
Mga ibabaw lang yung apply natin dito sa taas ng ano. Tsaga lang. So, medyo matagal-tagal lang siya ng kaunti. Ay, okay na siya. So, gagawin lang natin dyan ay para mabilis tumigas, supply tayo ng heat. Okay. Tayo natin. Tapos, apply tayo ng heat. Buhay lang natin ang ano. Hot air. Para ma-apply natin siya ng heat para mabilis matuyo. Pinakababang temperature lang.
Yan, may natawag lang siya, guys. Sagutin ko lang to. Saglit lang. Ayan. May nakinausap lang tayo sa cellphone. Medyo matagal. Mawag ang aking madrawer. Ayan. So, yung ating ginagawa. Ay, ito. So, kanina pa siya. Ang init na ng ating... Ano? Ang ating UV light. Aray ko, ang init. Yan. Siguro, okay na siya, guys. Matigas na. Kanina pa nakano UV light. Ayan o. Okay na siya. So, ready na siya for stress test. Yan, ready na for stress test ito. Matigas na yung ano natin pagkakalagay. So, hindi ko na siya, guys, bubuksan. So, naisip ko lang. So, buksan ko palit ako thermal paste. Buksan ko pala, guys. Kasi, para maganda. Para hindi na mahirapan yung customers. So, lagyan natin ang thermal paste. So, like nyo ba? Cooler Master Ice Fusion Thermal Paste. So, yan ang gamit ko. 200 gram? Yes, 200 grams. 0.05 ounce. So, yan. Lagyan natin, guys. Palitan na natin para maganda. Tumagal-tagal yung kanyang GPU. Yan. Mas maganda yan. So, broke na natin yung ano. Yung kanyang... warranty na ito. Lampas naman siguro itong 1 year na. Tsaka nag-low na natin eh. Yan. Hindi na ini-accept sa warranty. Yung ganong problem. Okay. Wow. Madumi pa rin pala, guys. Bingkong pa siya. So, ibabalot ko yun sa bubble wrap para maganda. Kasi ano naman siya eh. Wala siyang box. Manipis kasi yung bubble wrap. Sa bagay, okay lang. Ito lang naman yung nabang balingko. Pero ibabalot natin yan para maganda. Baka okay na eh. Masira pa. Linis. Tingkabok. Parang bawas eh. Okay. May gabok siya. Batasin na natin yung sticker. Wala nang warranty yan. So, malinis na malinis pa siya. Talagang yun lang nagka-problema yung mga paa niya. Oops. Medyo madami rin siya. Yan o. Sina natin yan. Salisin na natin yan. Tumigas na. Factory. So, hindi pa talaga siya nabubuksan. Factory pa. Ano pa eh. Thermal paste. Square eh. Basta mga naka-square na ganun. Nung bagong kabit. Yun na siya. Okay. Lagay natin. Sapin na natin ang... Factory
Factory pa yung nakalagay. Lapot. Matigas siya, matigas. Ayan. So, play na natin ito. Nagdagan natin ang kaunti. Para kumalat-kalat. Yan. So, kakalat pa yan. Eksakto na yan. Okay. Ice Pearson. Okay na. Oops, nakalimutan natin. Ito pa nga pala ang kanyang ano. Heatsink. Okay. Okay. So may puti-puti. Galing sa ating kamay. Okay, punasan natin. Ayan. Yung bingkong siya. Pero never mind. Ano lang yan? Metal. So, sala nga natin. Okay, stress test. Okay. So, DBI ang ginamit natin kanina. So, gamitin naman natin na HDMI naman. Para maiba naman. Okay, HDMI. Salpak. So, lagyan na natin ng hard disk. Matik, gugana na yan. So, gumana na siya kanina eh. Okay. Lagyan natin itong hard disk na isa para makapag-games. After. Okay, power on. Okay. It's running. Okay, ipaint muna natin. So, i-boot natin sa ano kasi naka-ano ko eh.
naka-first boot kasi tayo sa pang-testing kasi sa USB. Kaya ganun. Ayan. Oops, hindi pumasok. Bakit ganun? Saksak ba? Bakit hindi pumasok? Anong reason? So, RAM stack. Kailangan pumasok. Ayan, pumasok na. Okay. It's booting na. Okay. So, stress test ko lang siya, guys. Then, pakita ko na lang sa inyo mamaya yung last resort ng ating stress test. Kasi mag-ano pa naman ito, guys. Na matagal naman. Mga ilang minutes pa. 20 minutes pa yung stress test para hindi na mabay yung ating oras. Okay, kahit hindi ko naman i-show yung stress test, show na lang natin yung full result mamaya. So, yan. Magde-detect pa yan. Tayo natin mag-detect. Okay, device manager. Yan. Di kita. Ayan. Yung nga natin. Kita na ba? Yan, nag-detect na siya. Okay na. So, run ko na yung stress test natin. Okay. Run. For mark. Ayan, mapansin niyo siya. 4 gig. So, hindi siya kita. Lagyan natin puting background. Para makita. Hindi kasi nakikita pa gano'y. Ayan. So, meron siyang 4 gig. Ayan, 4 gig DDR5. So, ang ating GPU version is GP107. Okay, mataas-taas na version to. 107. Kasi yung iba 104 lang siya. Ibig sabihin, mas bago-bago yung chip niya na ginamit. Okay, ang po-boost na kanyang memory at GPU clock is 1392. So, yun yung boost niya na nakalagay. Pero 1.1752 Hz siya. Okay, stress test natin siya. Okay. Show ko na lang sa inyo guys later. Reset na stress test. Medyo tagal-tagal pa ito para hindi masyado mabasok na sa inyo. Okay? Ayan, i-chewing pa rin na stress test natin. So, meron na tayong 23 minutes, 24 minutes na stress test. Then, pantay na, oh. Mapansin nyo, stable naman siya. So, temperature natin. Ayan. Ayan, stable naman yung ating temperature. Ayan. Sensor natin. So, hindi masyado mailapit ang ating camera. Oops. Naglights. Alam na wala. Ayan. So, okay na siya guys. Wala na. Yan. Temperature natin. Stable naman. Napansin nyo yan. Mga bar lines. So, okay naman. So, GPU load natin 99%. Yan. So, 4 gig. Okay naman siya. Hindi siya namamatay. Pwede na siyang ishipbox sa ating customers. It's working fine na. So, 26 minutes na siya. So, okay naman siya. It's working fine. Ayan. So, ano to? Hanggang dito na lang yung ating repairing.
Sa mga hindi pa nagsusubscribe, huwag niyo pong kalimutang i-click ang notification bell, then subscribe the button. Then, mag-comment lang po kayo kung may mga question kayo about repairing. So, nagsasumasagot po tayo pag tayo may oras at panahon. Okay. Yan. Kung gusto niyo pong magpagawa, may link naman po tayo dyan sa pinopost natin sa ating mga videos. Makikita niyo naman yun sa ibaba. So, may sa description na may Facebook page po tayo doon. I-click nyo lang yung video card repair para makapunta kayo doon, makita nyo yung mga nire-repair pa natin ibang mga video card. Okay? So, see you on the next video. Hanggang dito na lang. Salamat. Bye-bye.